Kasama sina alias Melanie at Jessica sa may 347 kababayang nakauwi sa Pilipinas mula Riyadh, Saudi Arabia. Ito na ang ikatlong batch ng mass repatriation ng mga stranded OFW sa gitna ng COVID-19 pandemic. Ang Philippine Embassy at Philippine Overseas Labor Office sa Riyadh ang nag-organisa ng repatriation. Nagpapasalamat po ako sa government po natin, sa kay President Duterte and also kay Ambassador Adnan, pati po sa lahat po ng staff ng PH Embassy and ng PODO. Alam ko po na marami po mga naka-inline sa program na ito, pero salamat po sa inyo at nagkaroon ako ng pagkakataon. Isa ako sa nakuha ninyo ngayong araw na ito. Kabilang din sa mga nakauwi sa special flight ng Philippine Airlines ang tatlong medical cases, ilang mga buntis, mga bata at mga undocumented OFW. Meron po tayong nakatala na mga almost 3,000 pa po ang nakalista sa embahada na ating pong pipilitin na mapauwi. Salamat at ito po ay na-approve, no? Itong flight na-approve ng GACA, ng IATF at ng CAAP sa Manila. Mabuhay po sa lahat. Nag-uumapaw sa tuwa ang karamihan dahil makakapiling na nila ang kanilang mga pamilya tulad nina Alejandrino at Noli na nagtratrabaho sa isang transport company. Tinulungan kami ng pulo ng Riyadh. Maraming salamat po sa pulo Riyadh dito sa Philippine Embassy, dito sa Riyadh. Nagpapasalamat ako sa Embassy dito sa Riyadh sa pagtulong sa pag-uwi namin. Maraming salamat po. Dahil kung hindi sa inyo, hindi kami nakakauwi ng maayos. Sa lahat ng mga stranded OFW sa Riyadh na nais nang umuwi, makipag-ugnayan lamang sa Philippine Embassy. Sa mga nangangailangan po ng tulong, mag-iwan lang po ng mensahe sa aming website, sa mga email addresses po na nasa website ng Embassy at sa Philippine Embassy in Riyadh, Saudi Arabia Facebook page. Salamat po muli sa inyong suporta at pangunawa sa ating mga kababayan, dahil alam niyo naman na limitado din ang mga flights na to, pero pipilitin po natin mag-organize ng repatriation flights as much as we can. Maxi Santiago, DFC News.